sa stress management. Paano ba gumagana ang humic acid when it comes to stress? Lahat tayo nai-stress pagka nagkakaroon tayo ng problema sa pamilya, sa opisina, problema sa weather, sobrang init, minsan sobrang lamig. Ganun din sa mga hayop. Pag ang mga hayop ay nagkaroon ng stress, no? Nainitan sila, ang problema, hindi na sila kakain. Kapag hindi na po kumain ang inyong alaga, paano na yung timbang na kailangan nilang i-maintain? Paano na yung number of days na dapat ay kumakain sila, na dapat ay nagkakaroon sila ng bigat para mas mabilis natin silang mabenta? Pag hindi sila kumain, lahat po yun mawawala. Ganon din pag taglamig. Problema, hindi na rin sila kumakain. Ang tao kapag na-stress, kahit tayo, na-stress tayo, meron tayong kakayahan na mag-isip. Alam natin na kailangan natin kumain. Ang problema, ang ating mga alagang hayop, hindi natin sila katulad. Na kapag na-stress sila, hindi sila makapag-iisip na kailangan nilang kumain. So, anong ginagawa ng humic acid sa stress? No, it blocks, no? Binablock niya po, nire-reduce niya yung production ng stress-causing hormones. Kaya, kapag na-block po yung stress-causing hormones, yung alaga po natin mga hayop ay nanatiling kalmado. Kapag kalmado yung alaga nating hayop, mas makapag-facilitate po tayo ng pagpapakain. Kaya napaka-importante po ng humic acid sa alaga nating hayop. Kasunod, microbial interaction. Ano ba ang ginagawa ng humic acid sa microbial interaction? It stimulates o pinapasigla niya yung microbial activities. Yung good microbes, no? Ini-stimulate niya yan, pinaparami niya yan. Yung tinatawag natin na probiotics, yung good bacteria sa katawan, pinaparami ng humic acid, nagkakaroon ng epekto na na-stimulate yung good bacteria sa katawan ng hayop. At napakamahal po niyan. Kung magpe-prepare po kayo ng probiotic, ang mga farm ngayon ay gumagastos ng napakalaking halaga para lang makapag-prepare ng probiotic. Pero sa ating produkto na Grand Humivet, ito po ay kasama na sa epekto sa katawan ng hayop. Ganon din sa bad bacteria. Pinapatay o sinusurpress, no, ng humic acid yung mga bad microbes. Kaya, yung mga bad bacteria, lahat po yan ay nawawala pag merong humivet. Kasunod ay ang epekto ng humic acid sa immune system. Binuboost ng humic acid ang ating immune system para makapag-build ito ng protective wall. Kaya kapag nagkaroon ng outbreak, tatayo po yung ating alaga. Kahit na magkaroon ng outbreak galing sa ibang farm, pero dahil mataas yung immune system, no, mataas yung wall, immune system wall ng ating mga alaga, hindi sila maapektuhan. Ano pa? Tumataas yung tinatawag na T-cells, thymus cells, yung CD-cells, helper T-cells, suppressor T-cells, lahat to ay pinaparami, pinapataas dahil sa impluensya ng humic acid. Isa pang magandang epekto ng humic acid, may kinalaman sa immune system, ay pinapababa po nito yung insidente ng pagkakaroon ng diarrhea o iba pang digestive upset sa katawan ng hayop. Kaya, kitang-kita natin na protektado yung ating alaga. Kasunod ay ang anti-inflammatory properties. Ano bang epekto ng humic acid sa inflammation? Unang-una, nire-relieve niya po yung swelling galing sa joint inflammation at
studies shows na yung tendon strength pala ay nag-i-increase ng 75% dahil sa humic acid. Bakit kailangan natin protektahan yung ating mga alaga mula sa inflammation? Kapag ka nagkaroon po ng inflammation ng inyong alaga, problema, no, nagkakaroon sila ng swelling, no? O kaya naman nagkakaroon sila ng pain, sakit dahil sa sugat. Anong mangyayari? Again, mawawala na naman sila ng gana na kumain. Simply because nakakaramdam sila ng pain dahil sa inflammation. Now, under the influence of humic acid, kapag ka merong humic acid, nagkakaroon po ng anti-inflammation properties. Nakaka-counter po yung inflammation.